po ang lahat. Dakilang tanda ang sumikat sa langit, babaeng nararamta ng araw. Siya'y nakatuntog sa maliwanag na buwan, labindalawang bituin ang kanyang korona. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Dakilang tanda, ikaw o Maria, kahanga-hanga ang iyong tagumpay. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, huling araw ng buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. Upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang king kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalukmok
sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling naming kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siyang muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon, mapapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon, naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siyang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang mangangaral? At paano makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakikinig lamang kung may mangangaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang mga salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nasasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat
sa sunod na gabit-araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. At wala rin naririnig na kahit na anong ingay. Gayon paman sa daigdig ay laganap yaong tinig. At ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin, katambal ko sa tungkulin. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka, kasama ang kanilang ama at naghahayuman ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Ngayon po ay at 30 ng Nobyembre. Sa ating mga may edad-edad na ho, ang pamilyar tayo pag sinabing at 30 ng Nobyembre ay Bonifacio Day. Pero alam naman natin na inilipat natin ang pagdiriwang natin ng Bonifacio Day noong Monday. Pero pag sinabi natin Andres Bonifacio, ang nasa isip kagad natin, atapang at tao. Diba? Pag sinabing Andres Bonifacio, matapang. Isa sa mga bayaning Pilipino na tinitignan, kinikilala natin sa kanyang katapangan. Paano? Bakit siya naging matapang? Sa paninindigan para sa bayan. Pero para sa ating mga Kristiyano, Katoliko, hindi lang Pilipino, ang araw na ito'y mahalaga sapagkat ito'y kapistahan ng isa sa mga matatapang na alagad ni Kristo, San Andres. Magkapangalan sila, parehong matapang. Isa, matapang para sa bayan. Isa, matapang para kay Kristo. Pag sinabi natin katapangan, hindi lamang ito tungkol sa kakayahan mo na pasunurin ng iba. Hindi lamang ito tungkol sa kakayahan mo na makinig ang iba sa iyo. Alam mo ninyo kanina, ay Thursday ang ating feeding program ng Quiapo Church. Aba, medyo kumonti tayo kumpara nung nakaraan.
446. Ngayon, Huwebes, 398. Nabawasan na naman ang iilan. Marami pa rin. At isa sa mga lagi ko pong pinapaalala at ginagawa sa kanila ay hanggat maaari, kumbinsihin sila na itigil na ang maling ginagawa. Nakalimutan na ang masamang gawain. Naitama na ang anumang mali sa kanilang buhay ngayon. Hindi madali yon. Kung kayo ang tatanungin ko, kailang kahuling nagtama ng kapatid mo? Nakakatakot, Father, kasi siya ang gumagastos sa bahay namin. Kailan mo huling itinama ang asawa mo? Naku, lalong nakakatakot, Father. Bugbog sarado ko dyan. Kailan mo huling itinama ang magulang mo? Nakakahiya, Father. Nakikitira pa rin kami hanggang ngayon sa kanya. Kailan mo huling itinama ang katrabaho mo? May utang ako dyan, Father. Mahirap na. Kailan ka huling naging matapang sa ngalan ng katotohanan? Sa ngalan ng kabutihan? Kaya nga ang lagi namin sinasabi sa mga kapatid natin na pumupunta ng Huwebes ng umaga, hindi lang ito feeding program, formation program din ito. Ang ating ibinabalik sa kanila at binibigay sa kanila, hindi lamang ang kalusugan ng katawan nila, kundi kabutihan ng kanilang kalooban. Kabutihan ng kanilang kaluluwa. At doon tayo tinatawag maging matapang. Sabi nga sa ating unang pagbasa, ipahayag nawa ng mga labi natin ang Panginoon, ang mabuting balita. Sana tuwing bubukas ang bibig mo, naniniwala sila sa iyo, hindi dahil takot sila sa iyo, kundi dahil totoo ang sinasabi mo. Mabuti ang ipinapakita mo. Ngayong umaga, nasaksihan ko dalawang kwento, dalawang mukha ng katapangan ng buhay may asawa. Kanina doon sa ating feeding program, nakita ko ulit mga tatlo sila. Tatlong mag-asawa. Na yung kanilang misis, pare-parehong nakaupo sa wheelchair. At itinutulak nila ang kanilang misis. Kayong may asawa, at may asawa pa, at magkasama pa, pagdasal ninyo na sana pagtumanda kayo, hindi kayo mahihiya, hindi kayo matatakot na ipakita pa rin ang pagmamahal sa isa't isa. Kanina naman, bago magmesa, meron akong pinuntahang may sakit sa ospital. Yung kanyang asawa, mister naman ang may sakit. Ilang linggo nang walang malay, nasa CCU, hindi ICU. Alam niyo yung misis niya, pareho silang 70 plus na. Pero yung misis, kala mo ang tapang-tapang. Pero nung pinray over ka na, doon na bumigay. Kailangan mong maging matapang kuminsan para sa mahal mong nanghihina at natatakot na. Ang katapangan ay mukha ng tunay na pagmamahalan. Kaya nung tinawag ni Kristo si Andres, si Pedro, si Santiago, anong ginawa nila pare-pareho? Iniwan nila ang lambat, iniwan ang kanilang karir, iniwan ang negosyo, iniwan ang pamilya, iniwan ang lahat para sa Panginoon. Kaya mo? Matapang ka? Katapangan ang pagpili sa Panginoon. At kung pinipili mo ang Panginoon, kung matapang ka, magsasabi ka ng totoo. Gagawin mo ang tama. Ititigil mo ang mali. Kalilimutan mo ang kasamaan. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ang buwan ng Nobyembre ay hindi buwan ng katatakutan. Ang buwan ng Nobyembre ay buwan ng katapangan. Mga banal na tao na nabuhay at namatay para sa Panginoon.
Ipagdasal natin na sana araw-araw, dalawin man tayo ng takot, ng nerbiyos, ng pagod, huwag tayong panghinaan at maduwag na mabuhay para kay Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihabilin natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari na tinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang paghahari ng kapayapaan sa mundo, lalo na sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga nakabilanggo, ang mga may sakit, at ang mga nangangalaga sa kanila, ang mga kapatid nating biktima ng pang-aabuso ng kasinungalingan, ang mga kapatid nating walang maayos na makain at tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo po ang aming mga kahilingan kaysa ni San Andres na apostol. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Thank you.
Id upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo po kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Andres, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Jesus Nazareno. Siya ang iyong lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. At kung ika'y kapiling
Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari po kayong magtungo sa finance office. Ang oras po ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, ikawalo po ng umaga hanggang ikalima ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, ikalima ng umaga hanggang ikawalo po ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Mga paalala po sa mga nagsisimba. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaisa niya sa piling mo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong huling araw ng Nobyembre, tayo po ay patuloy na magnanalangin at mag-aalay ng dasal para sa mga minamahal nating yumao at sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo po ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo po sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Muli po ang simbahan ng Quiapo'y nagpapasalamat sa inyo pong hindi lang pagsisimba dito man o online, kundi sa inyong pagbibigay ng tulong donasyon para sa iba't ibang programa at gawain ng simbahan ng Quiapo. Yung pong mga cash donations, doon po sa ating parish finance office lamang ibibigay o ipapadala. Yung pong mga in-kind donations, bigas, dilata noodles, kape, sabon, malinis na tubig, at kung ano pa pong maibabahaging material na tulong doon po sa Benedict Building, doon po sa likuran, nandun ang ating Social Service at Relief Office. Kahapon, tayo po ay nagdala sa tatlong pamayanan bundok ng mga kapatid nating Aita sa Porac, Pampanga. Tayo po ay nakapagdala ng maagang Pamasko para sa kanila. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo dahil sa mga tulong na inaambag ninyo. Maraming salamat po, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa kabutihan ninyo. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.